What's up, GoFam? Okay. Bakit ko ba nasasabi na kung bitin ka sa kapital at ipipilit mo, eh huwag ka na lang magtanim? Okay, ganito yan, GoFam. Kung kulang ka sa kapital, okay, at alam mo yan, siguro yung kulang mo is pag konti lang, pwede kang umiram. Pero kung majority nun, eh wala talaga, eh talagang hindi ko marirecommend, no? Tapos kung bitin lang din, ganito ang mangyayari dyan, GoFam. Siyempre, kung kulang ka, ang mangyayari dyan, eh siyempre, kakapunin mo rin yung binhi mo. Okay? Shortcut din yung land prep mo. Tama? Okay? Yung weed management mo, siyempre, isang beses ka na lang din mag-apply. Oh. Tapos yung nutrient management mo din, kakapunin mo na rin. Kasi, ano yun, isisiksik mo yung ano eh, yung budget mo dun eh. Diba? So, in the end, anong mangyayari? Yung yield mo ngayon, eh babagsak. So, sinong magsasuffer? Ikaw din. Yun. So, alam mo yun, sa simula pa lang, alanganin yung start mo, GoFam, eh, hindi na maganda. Tapos, nag-i-expect ka ng madaming ani, makakabawi ka. Malayo yun. Sablay yun, GoFam. Kaya kung ano lang yung budget mo, alam mo yun, i-maximize mo yun. Kung pang kalahating ektarya lang yung matatamnan nun, o pang isang ektarya lang yung matatamnan nun, dun ka lang, GoFam. Dun ka lang. Diba? Kaya nga minsan napapansin ko eh, mas marami pang kinikita yung mas kokonti ang tinatamnan kesa yung maluwang na natipid. Napansin nyo ba yan? Diba? Yung isa, dalawang ektarya lang tinatamnan, mas malaki pa yung neto kesa yung mga tumatanim na mga limang ektarya. Kasi ano na yun eh, hindi niya na naaalagaan. Hindi niya na naibibigay yung tamang pag-aalaga, yung attention, at saka even yung nutrient na kailangan, at saka yung weed management na kailangan. Hindi niya na nailalagay doon. Kaya yun yung tip ko, GoFam, no? Hindi na baling maliit yung tatamnan mo, basta siguradong yung alaga na dapat na maibigay mo doon, eh maibibigay mo. Kesa yung maluwang nga, nakapun naman yung budget, yung capital. O, diba?